Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at balikbayan and welcome to another episode of Sagot sa Iyong Katanungan, aking mga kabayan. You are watching Jamey Iris Talk TV kung saan dadalhan ko po kayo ng mga balita regarding current events. At the same time for this specific episode ay sasagutin natin ang inyong mga katanungan na iniwan nyo sa akin comment box regarding traveling. Pauwi na ba kayo ng Pilipinas? At syempre excited kayo or maaaring pabalik na kayo doon sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho at may ilan po kayong katanungan. So yan pong ating ibabahagi sa inyo ang katugunan at kasagutan sa inyong katanungan. With that, inimbitahan ko po ang lahat. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe and this is your first time na manood sa ating channel, welcome! And at the same time po ay subscribe na po kayo sa aking channel so that you'll get updated din po. Click nyo yung subscribe button at notification bell. At syempre sa lahat ng mga subscribers natin, welcome back! Sige po, mula po sa ating subscriber na si J.A. Ayan, si JTV. Sabi niya, kailangan pa ba ng Vaxx cert? Diba? Naka-attach na yun sa One Health Pass. Makikita na nila yun if they need proof. Pwede po ba soft copy na lang ipakita na sa phone mo na nakasave? Hi, JTV. Yes, I do understand your point. Kung Vaxx certificate yan, usually, yes, meron tayong soft copy. Pero usually, ang Vaxx cert PH, kung sa Pilipinas yan, di ba nagre-record din sa Pilipinas ng at least hard copy. Now, kung ikaw ay, are you deporting from the Philippines to another country or from another country to the Philippines? Well, maaari mong ipakita naman yung online, walang problema doon. The only thing is yung feedback sa atin ng ating mga travelers or mga kababayan natin, medyo mas mabilis daw kung sakasakaling na ipapakita nila na meron din silang hard copy nito. So that will be quite great kung gusto nating mapabilis. Ngayon, kung you prefer na, alam mo yon, soft copy, ang suggestion ko na lang, di ba, magkakaroon ka ng One Health Pass QR code, screenshot mo na rin yung Vaxx cert mo na magkatabi lang sila nang hindi ka mahirapan maghanap sa phone mo, lalo na kung nakasave siya long time back. Nang sa gayon kapag hinanap, kasi hindi lang siya one time hahanapin. Hindi lang ang airport sa Pilipinas ang hahanap niyan. Like from your departing airport, mga makailang beses hahanapin yan. Maaring 1, 2, or 3, depende who will be checking yung entry mo. Malamang isa o dalawa. And then pagdating sa Pilipinas, hindi lang once yan, hindi lang BOQ ang maghahanap sa'yo yan. Yung iba pang mga kumbaga booth or section sa arrival mo sa Pilipinas ay maaring hanapan ka din yan. So kaya nasabi ng ibang travelers natin na madali din, Miss Jamey, kung merong hard copy. Pero kung soft copy, again, make it accessible. Kung pwedeng magkalapit sila ng One Health Pass QR code mo, the better, nang hindi ka din mahirapan sa pag-scroll sa iyong phone. Yan. So, maraming salamat, JV, and may God bless you sa iyong flight. Mula kay Christy Lumuray, sabi niya, good morning po. Ask ko lang po if still required ang PCR test sa Hong Kong, kasi sa Hong Kong po yung layover ko. Hi Christy Lu, kamusta na? Sa ngayon naman, as I checked, wala namang nire-require na RT-PCR test or COVID-19 testing if you transit in Hong Kong. So far, ang nakalagay lang naman doon is kung ano yung final requirements ng final destination mo or entry requirements, then yun lang ang hahanapin sa'yo. So ano ba ang vaccination status mo? Kung ikaw ay may booster, then wala ka ng pre-departure COVID-19 testing na kinakailangan before you fly to the Philippines and even from your transit. So, ingat, Christy Lu, God bless you. Mula naman kay Reynan. Sabi ni Reynan Estabilio, good day po ma'am. Ano po pang ibig sabihin ng CR number sa appointment? Hindi ko kasi alam kung ilalagay ko. Anong ilalagay ko? Salamat po sa sagot. Hi Reynan, kamusta na? Okay, I think I did message you about this. Ano ba yung appointment letter mo or appointment para saan? So that at least I could also
check. Ano ba yung ibig sabihin ng CR number? Kasi it could mean different things, depends on the type of form that you are referring to or appointment form. Kindly let me know so that at least I could give you the details. Para naman sa baggage inquiry, mula kay Danson Alvin, sabi niya, ask ko lang po ma'am, ang patty chocolate na isang plate, pwede po bang i-hand carry? Hi Danson, naku, na bigla naman akong nanakam sa patchy. Na-miss ko ang patchy nung nasa UAE ako. Madalas ako nakakakain ng patchy. Pero it has been years na rin. Okay, ganito. Basta naman, alam mo, yung dadalhin mo is within the free baggage allowance sa hand carry. Maari yan. The question is, you did mention a plate. How is it packaged? I mean, paano mo siya dadalhin sa hand carry? Yan lang ba ang dala mo? Wala ka na bang ibang dala na hand carry? Kasi usually, ang ina-allow nila is like 7 kilograms, diba, na hand carry. Kung kasama na yan doon, so ibig sabihin na sa isang bag siya, right? So lahat ng gamit mo for hand carry, dapat magkakasama siya. And then, depende sa airline, sometimes they allow one or two free other items aside from the documents na usually allowed sa maliit na bag. So, maari yan. Basta within free baggage allowance na weight. And at the same time, just make sure na hindi ka masyadong maraming dala pag hand carry, kasi ina-expect nila one or a little bit, like a little bag lang or envelope ang dala, and that's it. Hindi masyadong madaming dala. So, yun. Just make sure kung plate yan or yung parang, I'm not sure if what I have in mind is the same as what you will be bringing. So, kasi usually ang patchy, di ba, pwedeng pangregalo yun na yung malaki. So, I don't know what will be your carrier. I mean, ano ba yung pangdala mo? So, siguro the rest of your items can be in a little bag. Lalo na yung mga pasaporte, ang purse and everything. And then I think that will be fine. Basta pasok doon sa required nila for hand carrying. Ingat! God bless you! From Chris Sithar, ma'am. Zero baggage po nakalagay sa ticket ko, Damam to Manila. PAL Airline, wala po bang free baggage allowance kung nakalagay sa plane ticket ko ay zero baggage? Hi Chris, kung Damam yan to Manila tapos PAL, usually meron madalas pa nga free baggage allowance yan, pero dapat nakalagay dun sa ticket mo. Talaga bang may naka-zero na nakalagay? Now, it could possibly different package na na-purchase yan ng iyong company. Company mo bang bumili or ikaw? So, ganito na lang para sure ka. I know I did message you as well na i-inquire mo na sa customer support din ng Philippine Airlines. Ibigay mo yung iyong e-ticket number or reference number, i-check nila sa system para marinig mo mabuti mismo sa kanila ano nakalagay sa system. Kasi ay mahirap akong mag-assume for you na usually meron naman talaga, pero kung nakalagay zero sa ticket mo, hindi ko alam ang condition noong binili yan, kumbaga anong package ba yan, bakit zero ang nakalagay. Para magkaroon ka ng peace of mind, makapag pack ka din ng mga gamit mo ng tamang weight, ask them now before you actually fly. Send them an email or kung merong toll-free number dyan sa area ninyo, call PAL. Ayan, maraming salamat Chris. God bless you. From Iva Christakik Furik. Okay. Sabi niya, hi po, ask ko lang po if pwede po ba sa checked-in bag yung few boxes of instant coffee. Thank you po. Yes, Iva, pwede naman. Kamusta ka na? Pwede yan. Pwede naman ang instant coffee. Basta naman within the baggage allowance, po pwede yan. Ayan. So make sure na nakapack siya. Mabuti nang sa gayon ay hindi, hoping naman na hindi siya mapuncture para hindi siya, alam mo yung kumalat doon sa iyong bagahe. From Carolina Adrale, sabi niya, hello Miss Jamey, pauwi na ako ng Pilipinas next month, November, through PAL. Gusto ko lang pong malaman kung ang fish oil, vitamin D, vitamin C at gummy bears, vitamins ay allowed sa hand carry. Pakisagot lang po. Thank you. Hi Carolina, kamusta na?
I believe naka-message din ako sa'yo pero sagutin ko na rin ang katanungan mo in case meron tayong mga viewers na alam mo, ganun din yung katanungan. Ang supplements naman, food supplements, allowed naman siya. Either hand carry or kaya check-in baggage as per the usual rules and regulations ng ating airlines. So, kung sakasakali na hand carry mo siya ilalagay, make sure na within baggage allowance lang siya, free baggage or hand carry allowance siya. At kung sakasakali din naman check-in baggage, maari din naman. Gano'ng kadami ba yan? Is it one? Like one bottle per kind or sobrang dami niyan. So just make sure na at least, again, ako kasi personally speaking, when it comes to supplements, ang dinadala ko sa hand carry ay yung kinakailangan ko lang for the trip or yung mga essentials, yan nakalagay dyan. Ngayon, kung halimbawa for several months ko na kailangan, usually kung dalawa ang bagaheng check-in ko, hinahati ko yan sa dalawa. Hope kasi in case na malos yung isa, hoping walag naman, wala pa naman nangyayari sa akin ganon, at least I still have both. Usually ang food supplements ko kasi sa Pilipinas napapurchase talaga. So yun, pwede mong ilagay sa check-in baggage, on at the same time, pwede mo naman siya ilagay din sa hand carry. So either or, basta within, free baggage allowance mo, whether check-in or hand carry. Yan. At just in case, you can always check through PAL naman. I believe ina-allow naman nila yan. Okay, great. So, ayan. From Mary B. Kapasho Vlogs, sabi niya, Kapisho Vlogs, 35 kilograms po ang check-in ko, tapos 7 kilograms hand carry ko. Pwede po ba na ang personal bag ko ay backpack, lagyan ko ng chocolate, 6 to 7 kilograms. Meron na po bang nag-try ng PAL, airline at personal bag ay backpack na pinuno ng chocolates? Hi, Narvik! I think I did answer this as well, pero sagutin muli natin. Ang check-in baggage mo ay 35 kilograms, so ibig sabihin nito, kailangan hatiin mo sa dalawa dahil maximum ng 32 kilograms lang ang isa na pinakamabigat ng isang bag. So, and then, kung maari ba ang 7 kilograms hand carry, maari naman. Basta within the baggage allowance, kailangan ang chocolate or bars lang, hindi liquid. At pwede naman, kung gusto mong puro tsokolate yon, wala naman problema. Sa akin lang, yung personal reminder ko sa'yo, just make sure na wag lang masyadong, alam mo yung maiinitan o mabibigatan yung mga tsokolate. So, pack it very well kasi natutunaw yan. So, para lang hindi ma-deform yung mga chocolates mo. So, just make sure you pack it very well. Yan. So, God bless at alam ko na ma-enjoy ng loved ones mo yung chocolate. So sweet mo for your loved ones. Yan. And kay Lina Saif, sabi niya, ask ko lang po ma'am if Riyadh to Manila, if allowed ang box, I have one luggage and one box, pero po, yung kilo in one bag, 23 kg, but my one luggage is small. Ayan, 15 kilo only. All I put inside the box if allowed. Ayan, okay, great. So, kung ang allowance for you from Riyadh to Manila is dalawang bag, and then yung isa, you decided na imbis na bag ay kahon, pwede naman. Basta within the dimensions of allowed by the company para hindi ka ma-charge ng excess baggage. Okay? So, dapat yung box hindi sobrang laki, nalalampas doon sa sukatan ng airlines para hindi ka ma-charge ng extra baggage. So, kasi isa na i-consider yung weight. So, dapat within the weight limit. At syempre, tinitingnan din dyan yung laki. Even sa luggage kasi. So, dapat within the specified measurement lang ng airlines na liliparan mo. So, God bless Marific at Lina Saif. So, with that mga kabayan, if you find this video helpful and informative, please click like. I'm inviting you to subscribe to my channel. Yan po ang Jamey Iris Talk TV. So mga kabayan, kung kayo may katanungan, iwan nyo lang po sa comment box natin. Either sasagutin ko sa comment box yan or kaya through a video. Sa hindi ko po lahat nasagot at nasasagutan pa ang inyong mga katanungan, ako'y humihingi ng paumanhin. Sadyang medyo marami lamang po at tinatry naman po natin masagot as much as we could. So,
At kung may time po kayo, panoorin niyo rin po yung ibang videos natin, sasagot sa yung katanungan, aking mga kabayan, in case baka nasagot din po natin yung ilang katanungan ninyo, at magkaroon na po kayo agad ng tugon at makatulong sa inyong concern at this point in time. Muli, ako po si Jamey Iris na nagsasabi, saan man po tayong dako ng mundo, taas noo tayo'y mga Filipino. May God bless you at maraming salamat po sa inyong pagsasama sa amin sa videong ito. Ingat po, have a pleasant flight, stay safe, stay healthy. God bless you everyone.